kakauwi lang namin galing school. Yan, timing talaga. Oh, ulan na naman ang nangas. Nakuha ko na yung mga sampay ko. Andito si Chloe. Nakatapos lang maligo. Ayan, pinakain ko ng tinapay. Pagod siya. Hi, Chloe. Ay, nagluluto yan. Kinandaan ko si Kimi. Yung kay Kimi ay Star Margarine. Kay Ate Heart ay chocolate. Yan, tinapay. At ang dinner natin ay fried chicken. Yan, yung kanin natin malapit na. After some time, kain na sila. So, wala kami internet. Shout out kay Ate Maria Ana. Thank you, Ate, sa order niyo po. So, nag-order si Ate sa products natin. Thank you, Ate. At sana uulitin. So, yan. Check natin itong dalawa. Anong ginagawa? Hindi pa sila nakabihis. Chloe! A few moments later. Morning! Yan, nagtutoast tayo. Kasi lumang bread. At na. Pasahin. Yan, ang sitwasyon ngayon. Morning! May sunshine pa, oh. Morning. Yan, ready na ang kanilang mga taong. Oh, Chloe, oh, toast, oh. Egg and hot dog for today. Ready na. Pasensya na kayo, naiyak talaga ako sobra. Hindi to iyak ng kalungkutan, pero iyak ito. Kakatapos ko lang kasi maglinis, maglaba. Tapos chinek ko yung group chat ng school. Kay Ate Heart, kay Chloe. Sabi kasi ni Heart kagabi, sabi niya, Mami, may surprise ako sa'yo. Sabi niya ng ganun. Sabi ko, bukas na lang anak kasi pagod talaga ako. Sabi ko ng ganun. Sobrang pagod ko talaga kahapon. Sabi ko, matulog tayo ng maaga. Kasi maaga pa ako gigising. Marami pa tayong gagawin. Sabi niya, sige. Tapos, kinaumagahan, sinurprise niya ako. Kasi, nag-top na naman si Ate Heart at saka si Chloe. Alam nyo, hindi ako yung pushy ba? Pushy na magulang na pasensya na mahilig ako sa dapat talaga malaki yung grades, yung ganun. Hindi po ako ganun. Basta para sa akin, kapag nakapasa ka, 75, okay na sa akin yung ganun. Pero, bilib ako sa mga bata talaga, talaga sila yung, at saka hindi ako tutok na na nanay. Tinutulungan ko sila pero hindi ako yung sobrang tutok, hindi ako ganun kasi hindi ko kasi naranasan nung bata ako na tutok yung mga magulang ko. Kaya kaming magkakapatid, yung pinupush talaga namin yung sarili namin na matuto talaga kasi alam namin na walang masyadong tutulong sa amin kasi busy nga yung mga magulang namin sa paghahanap buhay. So, nakaka-proud ang mga bata. Kasi, alam nyo, yung hugot ko lang. Kasi, pagdating namin dito sa Pilipinas, grabe ba yung judgment, yung bash ng mga taga doon, yung pamilya niya doon, sobra talaga. Iniinsulto nila ako kasi alam nila na wala akong masyadong pera, kung kaya ko ba daw pakainin yung mga bata, kung kaya ko ba daw na paaralin, kasi sabi nila kapag aalis ka, wala ka talagang matatanggap sa amin, yung ganun. Explain ko lang. Kasi sa
Kasi sa kultura natin, iba yung bigay ng tatay, iba din yung bigay ng anong tawag nito, ng mga biyanan. Sa kultura natin, ang mga biyanan, hindi sila obligado para sa mga apo nila. Pero sa kultura po ng nila apa, yung tatay at saka yung pamilya niya, isa lang sila. So, explain ko lang yan sa inyo kasi medyo naguguluhan din kayo na sinasabi ko na yung mga biyanan ko, wala silang ano na sa mga bata kasi umalis ako sa poder nila. So, I'm on my own, yung ganun ba. So, explain ko lang yan sa inyo kasi yun po yung kultura. Pero si Apa naman, pinupush niya na kahit papaano, nagbibigay siya. Pero hindi ko din siya inuobliga kasi may mga responsibilidad din siya doon. So, ganun. Medyo magulo, pero yun yung explanation na meron ako para sa inyo. Kasi marami talagang nagtatanong. So, yun. Kahit po, masaya talaga ako. Masaya ako na may achievement yung mga bata. Happy ang mga bata dito sa Pilipinas. Sobra healthy yung isip nila. Kahit may mga may na-experience tayong mga bully, kaya lang yan yung mga bully na yan. Sabi nga ni Ate Heart, "Don't worry, Mami, kaya ko yan." O, sabi niya nang ganun. So, nakaka-bighani ang tulong ng Diyos sa amin. Sobra. Wala akong masabi talaga kasi hindi madali, ha? Yung iba nga nag-iisip, isa lang yung anak nila mag-iisip, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas, pero kakayanin ko kaya? Tapos ako, tatlo yung anak ko, pero hindi ko, ewan ko, ako siguro yung tao na puno ng, anong tawag nito? Positivity. Hindi na nangunguna yung negativity sa akin. Yung nangunguna talaga sa akin yung kakayanin yan, may paraan yan. Ganon talaga ako. Mahilig ako na maghanap sa mas magandang mangyayari kaysa hindi magandang nag-aantay na posibilidad ng consequence ng mga choices natin. So, nakaka-proud talaga. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Oh, nakaka-proud yung mga bata. Nakaka-proud talaga sila. Kasi wala akong hinihingi sa kanila. Kasi doon kasi sa India pa kami, naawa ko sa mga bata kasi nagagalit yung biyanan ko kapag hindi sila nakakuha ng magandang magandang grades. Naawa ko sa mga anak ko kasi pressured sila. Kaya sabi ko sa sarili ko, kami magkakapatid, naging professional kami, pero walang pressure yung mga magulang namin kung kaya lang namin. Kaya napupush namin yung sarili namin. Kaya sabi ko sa sarili ko, sa mga anak ko, kami ni Apa, hindi kami pushy sa mga anak namin na dapat ganito, dapat ganun. Hindi. Hindi mataas yung expectation namin para hindi sila ma-pressure, para hindi sila magiging stress ba. Pero sobra-sobra to binigay ng mga bata sa akin. Nakaka-proud sila. So, Kimi, you should have to go to school, okay? I'm crying because I'm happy. Sabi ni Kimi, bakit ka umiiyak? Sabi ko, happy kasi ako. Kasi, Kimi, okay? So, kahapon, we went to that school, Kimi, na? You like that school? Yeah, there's playground. Teka, sipon natin. Malungkot, naiiyak ako. Kapag masaya, naiiyak ako. Ganun talaga ako. So, alam nyo na yun. So, sobrang busy natin. May mga part-time din tayo.
masaya ako kasi kahit papaano, nakaka-survive tayo. Thank you sa mga tao din na hindi nakakalimot sa akin na nagme-message. Kasi hindi naman, hindi ako, alam, magulo yung utak ko. Kakatapos ko lang kasi mag-leadist, pero napagod ako. Tapos nag-half-bat na ako kasi ready na kami ni Kimi. Aalis na naman kami. May work kami ni Kimi ngayon. So, thank you sa lahat na nagbibigay sa akin ng inspirasyon na yung gusto ko lang talaga is maging happy lang yung mga bata. Yun lang. At alam ko naman na maibibigay ko yan sa kanila. Kahit hindi marangya, basta happy lang. Yun. Sa mga dinajudge dyan, huwag kayong magpadala. Sa totoo lang, huwag kayong magpadala. Kapag yung pananalig nyo sa Diyos ay sobra-sobra, walang kahit sinong tao na anong tawag nito? Na kayang gibain yung pananalig mo, yung tiwala mo sa sarili mo, walang kahit sinong tao ang kayang sumiran yan. Wala. Kahit sino pa yan. Magulang nyo, pamilya nyo, kahit sino. Sabi ko nga sa sarili ko, may quotes yun na no one can kill my fire. Yung mga ganun-ganun. Yan. Kung minsan nawawalan kayo ng pag-asa, basa-basa lang kayo ng mga verses ng Bible or hanap kayo ng mga quotes, yung mga ganun. Yung pang-inspirasyon nyo lang sa sarili nyo. Believe me, hindi nyo kailangan ng maraming kaibigan. Konti lang, okay na yun. Basta lahat totoo. At yung pananalig nyo sa sarili nyo at sa Diyos, yun yung importante. Sa Diyos talaga, yung nangunguna. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Maraming nag-message sa akin na medyo kahawig ng sitwasyon ko. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Mahirap magiging single parent. Sa totoo lang, mahirap. Wala kang rest day. Wala talaga. Sa'yo lahat umaasa yung mga anak mo. Pero in the end of the day, yung satisfaction, yung happiness sa sarili mo na you provided something to your children na walang kahit sino na kayang gawin yun, kundi ikaw lang. Nakaka-proud sa sarili mo na kahit konti lang may bigay mo sa pamilya mo, sa mga anak mo, kapag masaya sila, nakontento sila, grabe. Ngayon, alam ko na noon laging sinasabi nila na yung kaligayahan mo ay yung kaligayahan mo, your happiness is your children's happiness. Yung ganon sinasabi nila, totoo 'yun. Makita ko lang yung mga anak ko na masaya, na walang stress, sobra, triple, 10 times pa ang kasayahan na nararamdaman ko. Sabi ko sa sarili ko, at least yung foundation ng mga bata, okay sila, responsible sila, mababait sila, with values. At least nagampanan ko ang aking pagiging parent sa mga anak ko. As a parent din, dapat natin maging example sa mga anak natin. We cannot teach them the opposite way what we're doing. Sasabihin natin sa mga anak natin, oh, don't sabihin natin na don't drink alcohol and then tayo umiinom tayo ng alcohol. Oh, don't gamble and then tayo nag-gamble tayo. We cannot do that. We should be the example of our children. So, lagi ko yung sinasabi. Lagi, gusto natin malinis yung bahay. Tapos tayo makalat. Hindi gusto natin organized yung bahay. Tapos tayo, yung saan-saan natin ilalagay yung mga gamit natin, we cannot do that.
we should be the first example to our children. Kasi yung mangyayari kasi, yung mga anak natin, mirror yan sa ugali nating magulang. Kung yung mga anak natin is wild, tapos nagagalit tayo, bakit wild kayo? Ganon. So, nag-reflect yan sa atin. So, tayo mga magulang, malaki talaga, ngayon ko lang talaga na-realize na ang pagiging magulang ay sobrang laking responsibilidad. Hindi basta-basta. Sobra. Sobra pa to sa pagiging employee sa isang kumpanya na yung duties and responsibilities mo ang haba-haba. Pero ang pagiging magulang, habang buhay. Walang off. Walang leave. Full-time. Lifetime. So, yun. So, thank you sa mga comments nyo about sa mga bata. Nakakataba ng puso. Hindi pala madali ang lahat. Pero, hinay-hinay lang tayo. One step a day lang tayo para hindi tayo ma-stress out. So, ingat sa lahat. God bless everyone. See you again later. Kimi, bye! Come. Kimi! Hi, Divine! Watch the TV. Okay, go. See you again tomorrow. Bye!